Hello mga bossing, welcome back to my channel. Ngayong March 13 mga bossing ko ay new moon. Marami po tayong pwedeng gawin para mabago-bago ang takbo na ating pamumuhay. Pero alam niyo po ba mga bossing ko, sa usapin po ng mga new moon, kailangan po tayo, epektibo rin po dito yung nagsusulat po tayo na ating mga pangarap. Kasi pagdating po sa mga moon na yan, yan po mga bossing ko, mabilis pagpapatupad sa mga pangarap po natin. Kaya kung kayo po ay marami mga pangarap sa buhay, lalo-lalo na ang magkaroon ng sariling inyo, or kaya maging masagana ang inyong pamumuhay, or kaya kasi marami ako mga bossing na, halimbawa, yung mga namamasukan at talaga namang napakaliit ng kanilang kinikita at gusto nila na sila po ay magkaroon ng sarili po kanila, ng sariling negosyo na dyan na sila yayaman. At ganun din po mga bossing ko kung kayo po merong magulong pamilya. Ano ba, magulong inyo pong pamilya, magsulat ka lang sa may pagdating sa usapin po ng moon. Yan po, mabilis po yung magagrant basta sa mga usapin ng moon. Kung kayo po naniniwala sa mga gato mga pamamaraan at nagnanais na mabago ang takbo ng pamumuhay, ngayong araw ng March 13, mainam na subukan nyo po itong gawin. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Ngayong araw na ito ay napakaraming problema pinagdadaanan. Asya, mamayang gabi, huwag niyo po itong kakalimutang gawin. Kasi ngayon po ay new moon. Pagdating sa usapin ng moon, yan po ay marami po tayo mga iba't iba mga wishes po dyan na pwede nating ihain sa harapan po ng new moon or kaya ng mga moon na yan upang sa ganun mabilis matupad ang mga pinapangarap natin. Ngayon po, kung kayo po ay lagi na lamang may problema sa usapin ng pera, basta lagi niyo po tatandaan pag usaping pera, yan po'y sinasabayan ng sipag at tiyaga at panalangin sa mahal na Panginoon. At kung ikaw ay isa sa mga mananaya at gusto magwagi na limpak na salapi, ay mainam na subukan nyo rin po itong gawin kung kayo po'y naniniwala dito. Dahil halos lahat ng mga mananaya ay may kanya-kanya mga pampaswerte. Yun nga po, sabi nga po nila, once ikaw ay nakatama, yan po lalo-lalo na kung buhay naman mo sa pagtama or kaya ikaw po ay sanay na natumama para doon po ma-maintain ang pagtama daw po natin. Kung ano man ang suot ninyo na ginamit nung kayo'y tumama, huwag nyo daw po itong lalabahan at ito na ang lagi nyo susuotin mga bossing. Ewan ko na lang kung hindi kayo sobrang mga simpo dyan, lalo na kung ikaw ay pawisin. Ngayon po mga bossing, yan po daw kailangan kayo po ay, kasi mawawala daw po yung swerte, mahuhugasan. Kaya kailangan, kapag kung anong damit nyo yan, yan ang lagi nyo pong susuotin. Tapos ganun din po yung halimbawa, kung kayo daw po isa sa mga halimbawa nakapanalo. Tapos, kung ano daw yung ginawa nyo, no, isipin yung magaling, kung anong ginawa nyo, kailangan yun din ang gagawin nyo para kapag kayo tumaya uli, yun din ang ano, kumbaga baka daw po makontra yung inyo pong pagtama. Ayan. Kasi may mga kanya-kanya pinaniwalaan yan. Meron din akong kakilala, hindi ko lang babanggitin ang pangalan, siya po ay halos araw-araw talagang natama. Kung hindi isa, dalawang bola, or kaya pinaka-jackpot niya ay tatlo. Basta sa isang araw, hindi pwede, kahit makakaisa ay hindi. Hindi pwede. Ngayon po, alam niyo po ba, ang kwento po niya, siya daw po ay nakabilin, siya daw po ay nakapulot, kasi yung kapitbahay niya, nagpalit na reliyon, tinapon daw lahat ang mga santo. Pinupulot daw po niya, parang kinupkup niya, inampo niya yung mga pinagtatapon. Tapos, alam niyo po ba, nagsunod-sunod yung mga swerteng dumating sa kanya. Yun, isa rin yun sa mga pinaniniwalaan niya kasi, kumbaga isa rin siya sa mananaya. Bawat mananaya ay may mga kanya-kanyang pinaniniwalaan. Asya, ito po mga bossing, para kayo po yung magwagi na limpak-limpak na salapi or mag-goodbye na kayo sa problema sa pera, subukan nyo po ito. Bukod sa sipag at tiyaga, ha, baka po kayo magtataya na lang at gumawa po ng mga pampaswerte ay wala po magaganap na magipagtama lagi. Ito po'y kailangan ay perfecto po ang sangkap natin. Tayo po'y magsisipag, ganun din po ang panalangin sa mahal na Panginoon at gumawa ng mga pampaswerte at gawing libangan lamang. Hindi bisyo yung iyong pagtaya-taya. Baga, yan po mga bossing ko, pag maibigan lang, huwag yung kakaririn. Kapag ukol ay bubukol, hindi kailangan kariririn nyo po yan. Ngayon po mga bossing, ganito po. Kumuha lamang po kayo ng luya. At ang maganda sa luya natin, yung natutuyo na at may sibol po siya. Ito po mga bossing ko ay ang gagawin po ninyo kapag po kayo ay tataya, magputol kayo ng isang luya, ikuskus nyo sa palad po ninyo para mawala ang malas. Kasi maaaring may mga kaakibat kayong negatibo na hindi nyo natatanggal na siya ang dahilan kung bakit kapag po. Yung tipong ang kukuskusan yung palad, yung ipansusulat po ninyo ha. Kasi para mawala yung malas po niyan. Para kailangan meron lang tayong dapat gawin
para ka tayo po, kasi alam niyo po ba, kapag kayo may gumagawa ng ganyan, nasa isipan po ninyo, naka mindset na kayo na kayo'y tatama. Tatama po yan. Basta positive ka lamang. Tapos sabi nyo, ako, ako'y tatama. Ginawa ko na itong pampaswerteng ito. Ganun po, nang walang alinlangan kailangan. Kailangan naniniwala ka na ito'y tatama. Pagkatapos mga bossing, positive ka lamang. Huwag yung, huwag yung tipo na kada bola ay atat ka kung anong lumabas. Yung lagi ka nagsisearch kung ano, lagi nagtatanong kung kani-kanino. Eh, malalaman mo rin naman. Yung pag po mga ganun sistema, hindi po yan ang natama. Kailangan kalmado ka lamang. Halimbawa, ikaw'y tumaya ng umaga. Ay di, hanggang gabi na. Ngayon, pagka sa gabi, sa kanyo na lang alamin. Ngayon po, mga bossing, kasi kapag po'y ganon, lalong umiilap ang swerte. Alam niyo po ba yung kasabihan na parang si Miguel, yan po'y pigilan mo't nang gigigil, alpasan mo't nang katigil. Ngayon po, pag naman ganito, kapag naman kayo atat na kayo'y tumama, kayo po eh gustong-gusto niyo na alamin lagi kung ano yung labas mientras hindi ka nakakatama. Pero pag nawaglit yan sa isipan niyo, naging busy po kayo, doon madalas lumalabas. Parang pag halimbawa, ikay atat-atat na tumama eh, hindi ka makatama, pero once na hindi ka tumaya, doon ka nakakatama. Kaya kailangan, ganoon din po yun. Bibisihin niyo inyong sarili, iwawaglit niyo po siya, huwag kayo masyadong atat. Magugulat ka na lang, nakatama ka na pala. Yun po yung mga sikreto. Kaya kung kayo po mga bossing ko, isa sa mga nagnanais na tumaya, gamitan nyo po ito ng luya. At kapag ang luya nyo ay natutuyo na, mentras nyo po yung mahalin po yung luyang yan, kasi yan po luyang yan, mga bossing, mentras natutuyo, mentras po yung swerteng gamitin, lalo-lalo na susapin nga po ng pera. Diyan po papasok yung mga mutya po ng ano, ng luya o bertod ng luya, yung mga ganyan, kapag po tuyo na po siya. Mas epektibo po siya, lalo-lalo na susapin ng pampinansyal. Kaya kung kayo pinaniwala sa mga gatong mga pamamaraan, at siya mga bossing, lumarga po kayo, subukan nyo po itong gawin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood, and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing, good luck po sa inyo lahat. Salamat po.